Kile lenyu ba kun sinu shar? E shar. 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 Silang apat ay isa sa mga iilang babae na nasa industriya ng Science, Technology, Engineering, and Mathematics o STEM. Ang mga kababaihan sa industriyang ito ay nananatili pa rin nakatago sa laylayan ng lipunan at kasaysayan. Ilan lang nga ba ang babaeng doktor, inhinyero at siyentista na kilala natin? Noong 1957, itinatag ni Dr. Fedelmundo ang unang ospital sa Pilipinas na nagdadalubhasa sa mga bata, the Children's Medical Center of the Philippines. Upang pondohan ang ospital na ito, ipinagbili niya ang kanyang bahay at halos lahat ng pag-aari niya. Siya ang unang babae na tinanggap sa Harvard Medical School noong 1926. 10 taon bago opisyal na ibinukas ng Harvard ang kanilang programa sa mga kababaihan. Siya ay pinangalan ng National Scientist noong 1980. Si Maria Paz Mendoza Guazon ay isang patologo, manunulat at feminista. Siya ay kabilang sa mga unang kababaihang Pilipino na nakatanggap ng high school diploma at naka-ani ng medical degree mula sa Universidad ng Pilipinas. Siya rin ang unang babaeng naging miyembro ng Board of Regents sa nasabing universidad. Bilang doktor at siyentipiko, siya ay kilala para sa kanyang pagpapioneer sa pag-aaral ng bangungot. Ang mungkahi niyang ilagay sa official curriculum ang industrial hygiene ay nagsisiwalat ng kanyang kamalayan na ang agham ay hindi dapat inihihiwalay sa iba pang aspeto ng lipunan. Noong 1966, iginawad sa kanya ang 3 importanteng awards. Ang isa dito ay ang Distinguished Senior Physician Award ng Philippine Federation of Private Medical Practitioners, Presidential Merit Award, at Doctor of Humanities mula sa Centro Escolar University. Noong 1930, siya ang kauna-unahang Pilipinong nagwagi ng Zubel Prize para sa kanyang katha na Notas de Viaje, isa sa mga kauna-unahang travel writings na isinulat ng isang Pilipino. Siya ang nagtatag at unang pangulo ng Philippine Association of University Women. Siya rin ang nagsimula at namahala ng The Women's World. Aktibong ipinaglaban ni Maria Paz Mendoza Guazon ang mga karapatan ng mga babae. Noong 1905, itinaguyod ni Concepcion Felix de Calderon ang unang organisasyon na nagdeklara na sila ay feminista, The Asociación Feminista Filipina o AFF. Si Maria Paz Guazon ay bahagi nitong organisasyon na ito at kasama nila Trinidad Rizal, Librada Avelino, Maria Francisco, The Almeda Sisters, Luisa de Ciliar, at ang kanilang founder na si Concepcion Felix de Calderon, ipinaglaban nila ang mga karapatan ng mga babae. Siya ang naging pangulo ng Liga Nacional de Damas Filipinas noong 1921. Sa kanyang pahayag, nang siya ay mahalal, idineklara niya ang dedikasyong palayain ang mga babae. Ani niya, "Wala akong anak, tahad lang sa pagpapatubad ng aking mga tungkulin. At itinitiyak ko sa inyong lahat na ilalaan ko ang aking sarili sa tungkuling ito na tulungan ng ating bansa na makamit ang karimlan at iangat ang estado ng mga kababaihan." Ipinangalan sa kanya ang isang kalye sa Paco, Maynila. Si Maria Ilagan Orosa ay isang chemist at food technologist. Gamit ang kanyang kaalaman sa agham at pagkain, natuklasan niya ang mga wastong pamamaraan ng pangangalaga ng mga katutubong pagkain tulad ng adobo, dinuguan, kilawin at escabeche. Matatagpuan ang kanyang mga recipes sa mga museum at library sa bansa. Marami ring inimbentong mga bagay si Maria Orosa. Isa dito ay ang kalamansinip o ang sangkap na may pulbos na daya na ginagamit upang gumawa ng kalamansi juice. Nilikha rin niya ang soyalak,
opulbos ng toyo. Siya rin ang nag-imbento ng banana ketchup, banana flour, cassava flour, wine fruit wine, at jelly na may bayabas, santol at iba pang mga prutas. Isang kalye sa Ermita, Maynila, pati na rin isang gusali sa Bureau of Plant and Industry ay ipinangalan kay Maria Orosa. Si Nazaria Lagos ay isang nurse, manggagamot at rebolusyonaryo. Kilala bilang Florence Nightingale ng Panay, siya ang hinirang na unang presidente ng unang Red Cross sa Iloilo noong 1897. Ang kanilang bahay sa Barrio Burongan ay nagsilbing lugar para sa mga lihim na pagpupulong ng mga lider ng revolusyon. Siya ay nagtayo ng ospital sa Hagimit na gumagamot sa mga sugatang sundalo noong Philippine-American War. Si Nazaria Lagos ay nag-organisa ng mga tradisyonal na manggagamot at mga albularyo sa kanilang lugar upang tumulong sa kanilang ospital para sa revolusyon. Nangolekta rin siya ng mga halamang gamot tulad ng alibhon, adgaw, buyo, luya, beta, amargoso at bayabas. Noong Agosto 28, 1973, ang National Historical Institute ay nag-install ng isang marker sa lugar kung saan siya pinanganak. Marami pang mga Filipina sa agham at teknolohiya ang nananatiling nakatago sa mga pahina ng kasaysayan. Manatili sana itong inspirasyon sa patuloy na pagbuklat natin ng aklat ng nakaraan upang ipagdiwang ang galing, gilas at talino ng mga kababaihan.